Maraming netizens po, Idol, ito pong nagtag sa Raffy Tulfo in Action Facebook page. Kung saan, Idol, dahil po sa isang video po na ito, napag-aresto po ng kapulisan sa isang tricycle driver. Nangyari po ito noong November 29, noong linggo lamang po, pasado alas 3 ng hapon, dyan po sa may barangay Zone 3, Bayambang, Pangasinan. Panoorin po natin, Idol, yung video. Okay. Hindi ko ito palalampasin talaga. Kung gamit ko yun, hindi nila daw kunin mo. Kaya nga binili ko pa ngayon eh. Isang dental, wala siyang cellphone eh. Kung ako, eh, yung mga anak ko, sir, mag-survey po kayo kung sino pan po yung nagtimbre po sa inyo, sir. Maling-mali po. Sa iyo na naman yan eh, wala kang pera. Kaya nga. Paano kung magkakaroon ng helmet, sir? Tricycle yung dalawa. Oo nga, paano magkakaroon ng helmet? Oo, yun, oo nga. Paano magkakaroon ng ano yan? Ayan po na naman, tinatanim na naman po siya. Binibidyoan ko, paano magkakaroon ng helmet eh, tricycle yan? Ibig sabihin, common sense. Oh, yun nga, may 500 na naman. Eh, wala ka namang pera. Bakit may 500 yan? Helmet yung pala yan, sinasabi niyo. Bakit may 500 yan sa helmet? Bakit mga 500 sa helmet nila? Mismo si Kapitan ang tawagin niyo. Lahat ng taga doon sa amin sa Tambak, nanungin niyo kung anong record niyan. Ay, sus, malusin. Ayan daw po, oh, saan? Nakuha sa ano? Oh my God. Ayan po, oh. Oh, yan, hawak-hawak po nila. Sandali lang po. Ayan. Sir, yon po, kinuha po nila. Yan po yung modus po nila. Marami po nagtag sa amin ng mga netizens. Libo po ng mga netizens na nagtag sa amin. So, kailangan po namin itong talakayin at aksyonan. Base po dun sa video, lumilito po na planted. Pero alamin din po natin yung side ng mga police. For the meantime, kausapin po natin itong asawa. Ang kanyang mister, yung tricycle driver na nakaposas, nakaupo doon sa semento ay si Randy Diocalis. Ma'am Rizzi? Magandang hapon po, Sir Raffy. Kayo po si Mrs. po ni Randy? Opo, ako po. Okay. Ano po nangyari doon sa video? Yun nga po, sir, umpisan ko po sa una po, sir. Kasi po, yung asawa ko po, sir, is tricycle driver po. Okay. Ngayon po, pumasada po siya, sir. Mm. Tapos may naisakay po siya sa Tambak po na lalaki. Okay. Ngayon po, sir, habang bumabiyahe po sila, ano po siya, sir, inalok po yung asawa ko ng malaking halaga po na pag-arkila. Opo, pag-arkila. Eh, ang lapit-lapit lang po ng pupuntahan po nila. Eh, ngayon okay. Po, sir, parang nakutunog po yung asawa ko dahil nangyari na po yun dati po sa kanya na inarkila din po na malaki po yung offer sa kanya na arkila. Eh, tapos po, parang natunugan po ng asawa ko, ang ginawa po niya, Sir Raffy, is hininto niya, gusto niya pong i-transfer po yung pasahero niya po, kasi po, nag-text na po yung service po niya, kasi may service po yan, sir, eh. Monthly po yan binabayaran po. Okay. Tapos po, bali po doon sa pinaghimbahan. Yung pong pasahero na nag-o-offer na arkilahin yung kanyang tricycle, para saan daw gagamitin yung pag-arkila ng tricycle? Nagpapahatid po doon sa bani daw po at bibigyan po ng isang daan po. Eh, ang lapit-lapit po noon. 20 pesos. Po. Kasi 100 pesos po, ibibigay sa kanya, ihatid lang niya itong kanyang pasahero. So parang arkila ngayon, samantalang 20 pesos lang dapat ang pasahe doon. So pumayag ba si Mister o hindi? Hindi po siya pumayag dahil po parang nakatunog po siya kasi po may nangyari na po yun dati po sa kanya, Sir Raffy, na ganun din po yung style na ginawa po sa kanya. Kaya po, nakatunog po siya, hininto niya po dun sa malapit po sa checkpoint po. May mga pulis po doon at saka mga paradaan po ng tricycle kasi marami pong tao po doon eh. Mismong mister nyo ang nagdala nung tricycle doon sa isang lugar na maraming pulis para siya ay makapagsumbong. Sana po. May si Sir Velasco po. Okay. Yung parang napagsumbungan po niya eh. Opo. Alright. So, tapos po yun, pagkababa po nung yung asset po, yun na po, may nagdamba na po sa kanya na pinupusasan na po siya. Eh yung asawa ko po, ayaw pong magpaposas, nagpumiglas po. Kasi hindi po niya alam kung anong kasalanan niya. Tinatanong po siya kung anong kasalanan. Wala po silang may sagot. Yun po. Tapos ginulpi po siya. Kanino ho yung helmet na nandun sa tricycle? Sino may-ari nun? Yung helmet, dun po sa sa pulis. Ah, so yung inyo pong husband, walang helmet, dandadala. Kasi nga naman, wala pa akong alam na tricycle driver naka-helmet habang nagdadala. Diba? Oo nga po. Wala naman tricycle driver nagdadala na naka-helmet. So yung helmet na po yun, hindi pagmamay-ari ng inyong mister? Hindi po. Okay, yung pasahero ba naka-helmet? Hindi.
Hindi rin po. Okay, sige, sandali lang po, mama. Kausapin natin si Police Lieutenant Colonel Norman Florentino, Chief of Police ng Bayambang, Pangasinan. Colonel Florentino, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po sa helmet. Opo. Colonel, sino po yung may-ari ng helmet dun sa tricycle? Ayon po dun sa aking mga police po na nag-operate. Sa kanila po dun. Sa kanila yung sa police ang may-ari noon? Opo, opo. Okay. So, bakit po ginamit na ebidensya yung helmet laban po dito kay suspect nyo na si Randy? Hindi naman po ginamit yung ebidensya yung helmet. Ginamit lang po na pang-ipit kasi hinahangin po yung suspect dahil nakalapat na po yung mga ebidensya doon. At inihintay po yung mga witness na mga barangay official. So kaya po, may ginamit ng helmet pangdagan doon sa ebidensya na pera at saka doon sa pinagdrive. Dadaganan, bakit helmet pa po? Ba't hindi nilang bato? Hindi ko po alam, sir, kasi wala rin po ako doon. Kaya yun lang po ang sinabi sa akin. Yun lang kami lang na... So, sorry, sir, it doesn't connect. Kasi kung ang purpose nyo lamang para hindi liparin ang hangin yung pera, eh pwede naman po siguro pipicturean nyo na agad. Di ba? Kaysa naman dadaganan ng helmet, picturean po din yung cellphone. Isa yun. Oh. Or kung hindi, talagang yung inyong mga pulis, gusto nilang makita bilang ebidensya as is kung saan nakapwesto yung pera, dapat bato na lang, wag na lang helmet nila. Mali po yun, sir, sa pagkakalap ng ebidensya sa proses ng crime scene. Nagagamit po yung inyong mga tauhan ng sarili ng mga gamit. Makukontaminate na po yung crime scene. That was considered a crime scene, sir. You agree? Yes, sir. Alamin ko po kung talagang yun nga po yung kanilang pag-aari. Ano? Kasi yun lang pang binigay. Eh, sabi niyo po, sir, kanina, mga pulis po ninyo yung may-ari ng helmet. Opo, yun po yung sinabi sa akin. Pero, Kaya nga, sir, so kung mga pulis po ninyo may-ari ng helmet, so maling proseso po yun na yung crime scene, lalagyan nila ng kanilang mga gamit o pag-aari nila na contaminate na po yung crime scene. Tama? Hindi ko po masabi kung tama po yun o mali. Basta... Hindi, sir. Sorry, Colonel. Nagiging fair lang ko dito. Apo. Is that the way to process a crime scene, sir? Na yung pong helmet ng inyong police, hubarin niya at isasama niya doon sa crime scene at pipicturan? Hindi. Ang ganito po kasi, sir, yung nakuhunan po ng video ng mga oras na yun po, ay tapos na po yung operation at hinihintay na lang po yung mga... witness natin. Nung nabidyoan po yun, nandun na rin po ang DOJ natin at barangay official. Opo, sir. Naintindihan ko kay sir. Tapos na. Okay. Uh-huh. Regardless, kung tapos na po yun, sir, at kumakalap na kayo ng ebidensya, binibidyoan nyo, still, kasama po sa police operational procedure and how, maski tanong nyo po ito sa inyo pong crime scene investigators, bawal na bawal po ang isang crime scene, lalagyan nyo po ng mga gamit ninyo, ng mga gamit ng operatiba. Tulad yan, helmet. Sarili, personal na gamit yan ng mga operatiba. Baka mamaya, pwede pang sabihin na yung mga operatiba ay kasabwat. Di ba? Opo. Ay, nasa kanila po yan. Pwede naman po silang mag-counter kung ano po yung nakita nilang pagkakamali. Ano po? Opo. Sa akin lang kasi, sir. Ito'y base lamang sa aking konting kaalaman, if you will, kung paano dapat pinoprocess ang isang crime scene. Yes, sir. Basta kung meron po silang wala namang problema po yun, kung meron silang nakitang pagkakamali, pwede naman po nilang i-counter. Okay, sandali po. Ito sabi ni Liberty Cruz, Idol, baka yan yung cue sa helmet ng mga police para hulihin na. I don't think so kasi hindi naman sinabi ni Colonel. Okay, wala naman sinasabing ganun si Colonel. Tapos baka na-set up asawa niya, sabi ni Moon Redondo. Ate, okay. Pag ganyan ka mag-explain, matatalo kayo sa kaso, sabi ni May Silva. Operation fail sa mga nagtanim, Christine Castillo. Colonel, sige po, pasensya na po, Colonel. Gusto ko kayong kausapin, Colonel, na hindi na ako mag-interrupt. Pakikwento po yung side ng mga pulis. Base doon po sa video po, sa video na na-videoan po ng kanyang visit, yung mga oras po na yon ay inihintay na lang po yung ating mga witnesses. Kaya po yung ebidensya ay in good faith po, ilatag nila doon para makita po na nandun na po yung mga ebidensya na nakuha sa suspect. So dumating po yung asawa niya, tapos na po yung operation at inihintay na lang po yung mga witnesses. Opa, sorry, sir. Gusto ko sana sir from the beginning kung paano po siya naging suspect.
yung from the time na siya po'y pinagdown, from the time na siya po'y pinusasan, et cetera. Pwede ba, sir, from the beginning? Baka pwede, sir, yung arresting officer na lang pong ano ninyo, kasi hindi po masyadong nabasa yung kanilang affidavit. Okay. Dahil nandito po ako sa briefing ngayon. Okay. Pero sir, yung mga tao niyo ba, sir, meron pong mission, di ba alam ko kapag may mga bypass operation ng ganoon, meron dapat silang mission order coming from the higher ups. Kasama ka naman po doon higher up dahil kayo po ang COP. Kanino ba nag-report ang inyo, itong mga apprehending officers? Sa inyo po ba o meron pa sila ibang unit na pinag-reportan o ibang boss doon? Nang ipag-coordinate po yun sa PDEA. Hindi, pero sila ho ba nagre-report sa inyo? Opo, nagre-report din sa amin prior sa okay. Operation naman. Okay, so prior po sa operation, alam nyo na po pala meron silang gagawing bypass operation, kung bypass operation po ito, tama? Opo. So kung alam nyo po pala na meron mga gaganap na bypass operation, bakit hanggang ngayon, sir, ilang araw na ito nakakaraan, hindi mo pa alam naging resulta, di ba dapat ang gagawin mo agad, pagdating nila, o mga bata, kumusta yung naging bypass operation nyo, pakikwento nga sa akin. Ba't mukhang wala pa rin kayong alam, sir, hanggang ngayon? Alam ko, pero yung detalye po naman, yung pagka-detalye, kasi kung babasahin mo itong pidamit talaga, napakahaba po yan. Opo, pero sorry Colonel sir, ha? Pero dapat okay. Di ba sir, yung mga tao ninyo, mga bata, lalo pat meron tong video nagbabayra, patatawag mo yung mga bata mo, mga bata, paki-explain to me, ikwento nyo sa akin exactly paano nangyari. Di ba? In your case, sir, parang sorry sir, I'm not saying na ginawa kayong tanga. Gamitin ko lang yung salita na para bang binulag kayo, sir. Kasi sir, hindi na sinabi sa iyo eksakto dahil kung sinabi sa inyo eksakto, hindi mo na sasabihin na, sige, hindi ko alam yung buong detalye kasi may mga tao ako gumawa noon. Binigay ko na po yung pangalan ng mga arresting officer. Okay, sige po. It's better po siguro sila na lang po yung tanong ninyo. Apa. Kasi talaga po nga busy ako. Apa, Colonel, naintindihan ko po, Colonel. Sige, kausapin ko lang mga tao. Salamat po, Colonel. Tatawag ulit kami kung kailangan. Salamat po, Colonel Norman Florentino, Chief of Police ng Bayambang, Pangasinan. Magandang hapon po, Colonel, sir. Staff Sergeant Eduardo Rivera, magandang hapon po, Sarge. Magandang hapon po sa inyo, sir. Paano po itong nangyari sa video, itong nagbabiral ngayon? Pwede ho bang pakipaliwanag yung side po ninyo, sir, Sarge? Sir, yan po yung video na yan, sir. Kuha po nung asawa ni Mr. Randy Jocali, sir. Okay. Nung magsisimula na po kami ng sir, ng inventory, sir, nung yung po sir buyer, sir, tapos together with the DOJ representative, sir, dumating po si Macy's. Ito, kinakusin na sana. Tapos si Macy's po, nilabas na po niya yung cellphone niya, nagwawala na po doon, sir. Tapos itong si Police Corporal Bonnie De La Cruz, sir, sabi niya, ilagay ko na lang dito sa helmet yung mga ebidensya, sir, kasi kinukontaminate na ni Macy's, sir, eh. Sinasabi na niya na walang ganyan yung mister ko. Sabi niya, kasi Bonnie, o kaya nagpapakuha na lang siya ng plastic, sir, na mayroong ziplock doon sa office para doon na lang ilagay, sir, para hindi makontaminate po yung mga ebidensya. So, sir, bypass operation to, sir. So, siya target nyo talaga itong si Randy. Yes, sir. Opo, sir. Yung pasahero, sir, yun ay asset ninyo para bumili. Bali, ano, sir, kay Corporal De La Cruz, sir, together with the confidential informant, sir, ilang dalawang nakipag-transaction. Nakipag-transaction. Opo, sir. Tapos, yung 500 galing po sa police yun, kunyari, bibili sana ng droga. Opo, sir. Hindi abot na ni Corporal De La Cruz po doon sa kay Mr. Randy Jocali, sir. Okay. Paano po nalaman na ito pong si Randy ay nagbebenta po ng droga? Doon po sa sir. Bago po naisagawa yung bypass operation, sir, nagkaroon po kami ng sir, surveillance sa tao na yan, sir, sa validation, sir, kung totoo po ba na talaga siya engaged sa illegal selling of drugs, sir. Nagkaroon po kami ng surveillance sa kanya, sir. And yet, sir, napanood din namin dun, sir, dun sa confidential informant namin, nauna together, kaya pinakilala niya po kay Police Corporal Bonnie De La Cruz, sir, na siyang mag-act as user buyer, sir. Okay, puso buyer. So, bypass operation nga po pala yes, ito. Yes, sir. Opo, sir. Okay. Sandali lang po, sir, ha? Ma'am Rizzi. Opo, sir. Okay. Nagiging fair ako dito. Pinagsalita ko kayo, pinagsalita ko yung police. Now, meron lang po ako isang concern dito. Noong 2018 ng August, nahuli rin po yung inyong mister at umakyat po itong kaso sa
piskalya and then hanggang sa judge at nakulong po si Mister. At meron pa po atang record ang inyong Mister ng pagnanakaw bukod pa po sa nakulong because of droga at pagnanakaw at yung kasong yon. Anong nangyari doon sa kasong pagnanakaw? Nagka-arregluan ho ba? Opo, kasi po ganito po ang nangyari noon, sir. Di hinuli po nila si Randy. Pero po nung nakausap po yung ano, yung complainant po at nakita ang kalagayan ni Randy at dahilan kung bakit nagawa, naawa naman po kasi yung complainant. Kaya po hindi na nagreklamo. Binigyan pa nga po ng tulong si yung anak ko eh, gawa po ng malilipay po yung mga bata kasi. Okay, so totoo talagang nagnakaw ito pong si Randy, okay. Pero naawa na lang yung complainant, hindi na tinuloy yung kaso. Opo, aminado naman po ako, Sir Rapi, na dumaan po at talaga ang anak ko sa kalukuhan. Pero ang anim lang po sana nga ngayon, pagbigyan naman po sana, gusto mong bagong tao eh. Okay. Ngayon pa lang po sila nagiging pamilya eh. Okay. May katanungan itong si Mia Kapalak. Ito, isang netizen, katanungan niya. Nasa watchlist ba si Mister? Okay, Sergeant Eduardo Rivera, nasa watchlist ba itong si Randy Diocales? Sir, siguro ang makakasagot po nyo, sir, sa inyo, kung nasa watchlist siya ng PDEA, sir, yung mind namin, sir. Municipal Anti-Illegal Drugs PNCU po namin, sir. Oh, pwede mong makausap? Sa office po yun, sir. Sa office namin. Sige, tatawagan po namin. So, para masagot yung tanong lang ni Mia Kapalak. Mrs. Yes, sir, Rocky. So, ilang buwan po na nakulong si Mister sa kasong droga? Ito po, 2018 siguro na record. Opo. Ano po, kulang mga 10 months po siguro. 10 months. Okay. Opo. Kailan po siya lumaya? May po, May. Okay. 2018 po. So, paglaya niya May 2018, nagbago na po siya? Opo, sir. Kasi, pagtanong niyo dito po sa lugar na kahit po mag-serve po kayo, sir. Okay, kasi sige po. Yun lang po ang gusto kong malaman na yung mga pulis nagsasabi, dahil kasi dito po ako, yung mga pag gumagawa ng kabutihan yung mga pulis, ipinupuri ko. Pag yung pulis gumawa ng kalokohan, binabatikos ko. Binavalidate ko lang po yung mga sinasabi ng pulis. So, may record po itong si Mister na sabi niyo, yes, nakulong sa droga pero nagbago na, tapos ngayon nagnakaw, naawa yung pinagnakawan sa halip na kasuhan, nilet ko na lang. Ngayon, ito, kausapin naman si Chairman Bimbinino Juno. Chairman, kasi panay ang sambit kanina ninyo doon sa video, nakita ko na tanong niyo sa barangay, pagtanong niyo kung sino si Randy. Ito na, pagtatanong na natin mismo. Chairman Juno, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Hello. Ano po yung record? Mas maganda pa kayo sa hapon, Chairman, kasi importante kayo ngayon sa amin pinag-uusapan ang issue. Ano pong record meron kayo tungkol po dito kay Randy Diocales, Chairman, sir? Bali, ang kwan niya, sir, naakon niyan siya nung kwan, sir, natukhang. Pero nung kwan, siyempre nakulong, matapos nakalaya din hanggang sa kwan, inuli niya naman. Wala na siyang record dito sa barangay ko, pero sa Teba, hindi ko alam kung meron o ano. Pero dati, sir, anong pong record niya sa inyo dati? Base po dun sa mga records na meron kayo dyan sa inyong barangay, anong klaseng tao po itong si Randy? Sa kanya, sa police station, may mga record dyan sa mga ginagawa dito sa bayan. And may naabot daw lang kwan. Dyan po sa inyong barangay, sir, ano pong usap-usapan? Dito sa barangay ko naman, sir. Wala naman dito sa barangay ko. Sa bayan lang po, sir. Sa bayan lang? Oo, sir. Oh, so magaling po siya. Sinusunod niya yung kasabihan na don't shit in your own backyard. Oo, sir. Pero sa bayan... 99, Chairman? So maaaring nga siguro walang record niya sa inyong barangay because ayaw niya magkalat sa barangay niyo, magkakalat siya sa ibang barangay. Yun po ibig sabihin ng don't shit in your own backyard, Chairman. Oo, siguro, sir. Okay. Sige. Salamat po, Chairman. Sige po, sir. Salamat din po, sir. Okay. Mrs. Diocales. Yes, sir. Okay, papabayaan na lang po namin muna yung mga otoridad sa ginagawa ng investigasyon. Meron na palang record si Mister noon. Ayaw po namin makialam dahil baka mamaya kami pa ang makuryente rito. Papaliwanag ko lang po, sir, yung record po niya nung nakulong po dun sa drugs po. Yun nga po, di ba, nakalaya po siya after 9 months po. Tanim din po yun, sir. Yan din pong pulis na yan. Ang humuli po dyan, sir, is iisang tao lang po. Ginawa po ulit ngayon po. Bali, pangalawang beses na po. At bakit po gagawin ng mga pulis yun? Sa anong kadahilanan? Kasi po, dati po gusto po siyang maging asset po. Kaso ayaw po ng asawa ko. Kaya po yun, siguro po, dahil hindi po pumayag, yun po pinag-initan po nung Dong Rivera po. I don't think so. Sorry, mama. Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yon. Tinanggihan yung pulis na maging asset. Medyo mababaw po yon. Marami pong ano na po yan, na biktima po yan si yung Dong Rivera po, na halos yung lahat po ng nabiktima po yan. Ma'am, sana noong 2018, alam, ma'am,
sana noong 2018, noong nangyari ito sa inyo, nasabi nyo at pinag-initan, sana nagsumbong na kayo noong pa. Diba? May chance naman kayo lumapit sa amin. 3 days po, sir, bago po nalaman namin na nakulong na pala siya. Kaya nga, ma'am, nung nakulong na sana, ma'am, nung nakulong na sana, pumunta na kayo dito sa amin. Yes, marami ng mga ganun eh. Baka natulungan ko pa kayo kung talagang, ma'am, sandali, kung talagang inosente inyong mister, baka ako pa nagpiansa tulang ginago ko sa iba. Pero in this case, ma'am, sorry ah. Sorry. Hindi po, sir. Sorry, ma'am. Yung bang the fact na meron pong isang kahit na tuldok na record, atras na ako. May pag-amin na mismo sa inyo na nagnakaw yung mister nyo. Yun nga lang, pinatawad ng complainant. Ganun po yung ugali niya po dati. Pero sir, ako po yung magpapatunay na asawa niya, sir, na nagbago na. Kasi po kung hindi po yung nagbago, sir. Okay. Ma'am, okay. Kayo po, ma'am, okay. Kasama niyo palagi. Mapapatunayan niyo. Pero paano po kami dito sa programa? Hindi naman namin kasama-sama si mister. Ano pong garanti namin na nagbago na talaga siya o hindi? We don't know him. Sorry, ma'am. We don't know you. We don't know your mister. We don't know your mom, your relatives. Hindi po. Hindi po pwede dahil ang sinabi po ninyo. Maniniwala na kami. Sorry po, ah. Sorry po. Yun na lang po, ma'am. Kung ganon. Ito, kaya po namin tinake itong kaso. Usually, pagdating sa droga, hindi po namin tinitake, hindi namin pinapatulang. Kaya lang po, ang dami kasi mga netizens, libo-libo po, sabi, investigan daw namin. And right now, I'm conducting investigation. So far, on the surface, lumilito na talaga may problema si mister. Madam, ang gagawin nyo na lang po, pumunta ho kayo sa public attorney's office. Doon naman po, pag mga kinaport, pwede kayong pumunta roon. Tuturuan namin kayo paano kayong kumatok doon sa PAO para kayo matulungan. Okay? Salamat. Sandali lang po, Sir Rapi. Ma'am. Sa amin naman po, lalo na sa aking ina. Alam ko naman po na pinanggalingan po talaga ng anak ko yung kalokohan na yan. Di ho ba? Ang akin lang po, pakiusap po naman po. Sana mapagbigyan din naman ng pagkakataon paano naman humagbago yung anak ko. Kasi ho, kawawa naman din mo yung mga anak na nabubuni. Tapos hindi din mo nakakapagtrabaho ngayon yung asawa dahil natatakot din po nga kami. Gawa nga ho na nag-viral yung video na ma'am, sorry ito mama. Namin, itong programang Wanted sa Radyo, ito po yung sa mga taong talagang inosente from day one. Opo. Doon sa mga taong na meron na pong record, kahit pa sabihin natin ng bago, bakit to ako mag-aaksay ng panahon doon sa mga ganun? Sorry ha, sa mga ganung klaseng kumpleno. Whereas, marami akong kumpleno na kapila na talagang walang bahid na kahit na anong klaseng kalokohan, kahit anong kasalanan, at inosente talaga sila. Yun po yun talagang dapat tinutulungan namin. Kasi mas madali pong ipagtanggol yun, kahit nagagastos pa po ako ng sarili kong mga pera. In this case, yung inyo pong kamag-anak, meron talagang problema. So kaya nga po, paubayan natin sa PAO, okay? Pasensya na po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Sarge? Attorney, sir. Okay. Ipapaubaya ko na lang po sa inyong ginagawang investigasyon. Patuloy niyo po yan kasi mukhang meron po talagang problema at mukhang legit po inyong bypass operation. Okay. May dagdag ko lang, sir. Sir? Nahuli nga yan, sir, ta-adjusting municipality kasi, sir. Then, medyo malawak na rin network niya. Nahuli siya nung sa natimpo niyan, sir, sa may Malasiki Police Station. Nahuli siya? Doon, sir, doon yung unang case niya doon, sir. Pero nung ano, dito sa Bayambang, mga snatching lang, sir, mga kaso niya dito noon, sir. Ah, snatching. Yes, sir. Pumapasok sa mga school, ganun, sir, sa mga bahay. Sarge? Yes, sir. Congratulations, Sarge. Palakpakan mo sa Sorrento. Palakpakan niyo yung para sa Sorrento. Okay, sir. Maraming salamat din po sa inyo, sir. Sarge? Sir, yes, sir. Okay. Ingat kayo palagi at keep up the good work. Maraming salamat po sa inyo, sir. God bless po sa inyo, sir. Thank you po. Okay. Meron na po tayo 17.3 million subscribers sa YouTube. Kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng mga latest videos from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati.